Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez nag-usap na. Pero nangyaring kudita sa liderato ng Kamara, hindi natalakay sa kanilang paghaharap. Samantala, committee chairmanships, wala pa rin pagbabago. Sedan Santos sa detalye. Makalipas ang dalawang araw pagkatapos ang naganap na kudita sa liderato ng Kamara, personal na nagkausap kaninang umaga sina House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at dating Speaker na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Wala naman umanong namagitang tensyon sa 20 minutong pagkaharap ni na Arroyo at Alvarez. Batay sa mga larawang kuha sa meeting ng dalawang opisyal, kapwa panganak hangiti sina SGMA at Alvarez. Gayunman, hindi umano na pag-usapan ng dalawang ukol sa nangyaring pagpapatalsik sa pwesto kay Alvarez sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Una rito, nagbutuhan sa plenaryo ang mayorya ng mga kongresista na sumuporta sa speakership ni Arroyo, habang sinasalubong naman ni Alvarez si Pangulong Duterte kasama si Senate President Tito Soto. Binigyan naman ng hanggang Lunes ni Arroyo si Alvarez para makalipat ito ng opisina bago niya tuluyang okupahan ang tanggapan ng Speaker of the House. Pagkatapos ng pulong, muling inulit ni Arroyo na tuloy-tuloy na ang kanilang trabaho sa Kamara para maisulong ang mga legislative agenda ng Administrasyon Duterte. Gate ni Arroyo, wala siyang particular na marching order sa mga kongresista kundi hayaan niyang mga ito sa kanilang working ethics. Ang mahalagaan niya ay ang resulta ng kanilang trabaho. Instance the disaster management bill, I don't want to talk about the work ethic of the congressman. I just want to be able to report it out today. Ikinatuwa naman ng mga kongresistang naging maayos na pag-uusap ni na Arroyo at Alvarez. Sinyalis naman ito na balik na sa normal ang sitwasyon sa Kamara. That the dust has settled. Nag-usap na si former Speaker Alvarez at Speaker Arroyo. And Speaker Arroyo just met with a different committee chairman and gave the instructions to continue with their work. Back to normal po, back to work. Wala pa rin daw pagbabago sa ngayon sa mga pinamumunuan nilang komite at sa katunayan ay tuloy-tuloy na ang kanilang mga trabaho sa bawat komite. Speaker Arroyo gave the instructions that continue with their work and make sure that the legislative work is not delayed or derailed. Well, we have a really set schedule for hearing August 1 and it will push through. And our topic there, our agenda is the electronic violence against women and children and the anti-sexual harassment law. But what we're really excited on now is hopefully the extended maternity leave bill will be passed already. It's already in the Committee on Rules. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Speaker Arroyo at sana po kasi bukas ay nakatakda ang ceremonial signing ng National ID System dahil alam po natin na ito ay naaprobahan na sa bicameral ng conference at sabi po niya kanina so hindi po matutuloy bukas dahil medyo hectic ang schedule ng Presidente pero nang makausap po siya kanina sabi niya ay hopefully in 2 days ay maaari ng pirmahan ang BOL. Ang sabi niya ay posible rin na maisabay na rin po ang paglagda ng Pangulo sa National ID System. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Press con, just